Yeah. Team at 17. Damn. Yo, what's up sa inyo lahat mga idol? Magandang hapon. Bike ride tayo ngayon. So, bago tayo alis, kailangan double check muna natin yung mga gulong sa bike natin. So, check natin yung gulong sa likod. Okay naman. Sa harap, okay naman siya. So, ito yung bike na gagamitin natin ngayon. At ito yung lagi nating kasama. Ayan, paalis na tayo mga idol, no? So, oras natin ngayon ay 6:30 na lang gabi, pero sobrang liwanag pa rin dito ngayon sa Saudi Arabia. So, palabas na tayo dito ngayon sa accommodation namin. So, ayan, sana samahan niyo ako sa bike ride natin ngayong hapon. Alright, let's go! Yo, what's up mga idol? Andito na tayo ngayon sa highway. Pupuntahan pala natin ngayon ay yung Jeddah Tower. Sabi kasi nila, ito daw yung pinakamataas na building sa buong mundo. Ayan. So, titingnan natin. At good news din kasi bukas na yung daan papasok doon sa pupuntahan natin ngayon. Dahil dati ay sarado. At ngayon ay makita na natin siya ng malapitan. Doon natin makikita, doon natin malalaman kung talagang ito ba talaga yung pinakamataas na building sa buong mundo, ang Jeddah Tower. So malapit lang naman to sa accommodation namin. Siguro nasa 7 or 10 minutes yung pag-bike natin. So medyo malapit lang sa accommodation namin. Dito nga sa dinadaanan natin ngayon ay tanaw na tanaw ko na nga yung Jeddah Tower. Kung napapansin ninyo o nakikita ninyo, iangat lang natin konti yung ating camera para makita ninyo, no? So dito tayo sa rotonda. Yan, iikot lang tayo dito. Tapos yan, itong straight na to, didiretsuhin lang natin to. Tapos kakaanan tayo doon sa may yan, may ano na yan, building na yan. So dito na tayo sa kabilang side. Alright. So ang ganda ng panahon ngayon, hindi na ganong mainit, pero nagsuot pa rin ako ng panangga sa init natin sa kamay. Kaya kung nakikita ninyo yan, tapos naka-gloves tayo siyempre para hindi sasakit yung mga palad natin sa kakahawak ng manubila, no? So masarap sana kung motor yung dala natin para, di ba, para malayo-layo yung mga papupuntahan natin. Isa din sa pinapangarap ko pag-uwi natin ng Pilipinas, o pag-uwi ko ng Pilipinas, ay yung subukan natin mag moto vlog. Ayan. So anyway, meron naman akong vlog noon nung nagbakasyon ako. Sinubukan natin mag motor. Gamit natin yung motor ng aking bayaw. Ayan, last time pumunta kami ni Mrs. dun sa ano, sa Marilake. Ayan, for the first time nakapunta tayo ng Marilake. Matagal na rin, mga isang taon na mahigit. Kaya yun, ang sarap lang ano, sarap lang sa feelings na masubukan natin yung mga ganong ano, di ba? Kaya pag-uwi natin ng Pilipinas, isa din yun sa hinahangad ko na makapunta tayo ng malalayo. Pero ang problema natin, wala pa tayong motor. Kaya yan din yung pinag-ipunan natin ngayon para makabili tayo ng sariling motor. Alright. So ayan, biyahin muna tayo mga idol. At enjoy lang muna yung view sa dinadaanan natin. So, kakanan tayo dito mga idol. Ayan. Didiretsuhin lang natin itong daan na to hanggang dun sa dulo. Tapos
Tatawid tayo sa kabila. Ayan, dito tanaw-tanaw ko na yung Jeddah Tower. Kung nakikita nyo rin. So ayan yung Jeddah Tower, mga Lodi, oh. So dito ngayon sa dinadaanan natin, hindi ko alam kung anong gagawin dito. Yung may mga pader na yan. Ang lawak nito. Siguro gagawin tong mga bahay or ano ba. Ano bang gagawin nila dito, mga building. Tapos sa loob, ang daming mga ilaw na nakaabang. Dito sa lugar namin, dito sa Ubor, pag natapos lahat to, maganda na rin to dito. Kasi ngayon, madami ng mga bahay dito ngayon. Hindi katulad no mga nakaraang taon na pailan-ilan pala yung mga bahay, mga establishment dito. Pero ngayon, medyo okay na siya. Marami ng mga bahay ngayon. So ito, ano kayang building na gagawin dito? Ayan, malaking building din to. Maganda sana dito kung mayroong mall para hindi na tayo luluwas pa ng syudad, gagala ng Jeddah, para lang makapunta sa mga mall. Kasi dito sa amin, napakalayo yung Jeddah. Mahal yung pamasahe. Masahe pa tayo ng 50 riyal para lang makapunta sa syudad. Kaya kung tatayuan nila dito ng mall, mas maganda. Tingin ko dito, parang ano siya, parang pabahay ata. Pero hindi ako sigurado. Ayan, dito tayo dumadaan ngayon sa rough road. Ayan, mga idol, malapit na tayo sa Jeddah Tower. Ayan, no? Anyway, dito na tayo malapit sa Jeddah Tower, mga idol. Oh. Yan, kung nakikita ninyo, yan ang Jeddah Tower. Napakataas nga naman. Dito tayo sa Abdullah Al Faisal Road. Yan. Ayan guys, ang Jeddah Tower. Napakataas. Under of construction pa rin siya, no? So, hindi natin alam kung pwede tayo makapasok dun. Pero sa nakikita ko, mayroong bantay. So, akala ko pwede tayo makapasok dyan kasi nung nakaraan, hindi pa talaga gawa yung daan dyan, no? May harang pa na semento, pero ngayon wala naman siyang harang, pero feeling ko parang bawal ata makapasok dyan, eh. Kala ko pwede para ano sana natin, napuntahan natin ng malapitan, diba? Anyway, dito kitang-kita naman natin yung Jeddah Tower. Ayan, i-zoom na lang natin, no, para di ba, para makita ninyo. Lumapit lang sa accommodation namin to, mga idol, no. Wala pa nga tayong 7 or 8 minutes na dumating dito. So dito sa tinatayuan ko ngayon, talagang ano lang, malapit lang, siguro mga 2 minuto andun na tayo mismo sa pinakatapat niyan. Ayun, napakalaki niyan, mga idol, oh. Napakataas. Akalain niyo yung Jeddah Tower na nakikita lang natin sa news dati, sa YouTube. Ngayon, ito nakikita na natin ang harap-harapan, no? At sobrang saya din kasi yung accommodation namin, malapit lang. Di ba? So, ayan. Sarap magpa-picture, no? So, gawin natin ngayon, picture muna tayo dito.
Alright. So ayun mga Lodi, no? 7:02 na ng gabi, pero napakaliwanag pa rin dito ngayon sa Saudi Arabia. At kakalis lang natin doon sa Jeddah Tower. So hindi naman tayo nakapasok doon sa loob mismo para sana makita natin ang malapitan. Kasi bawal pumasok pala doon. Kala ko nung una ay pwede tayong pumasok. So yun, kamali pala tayo. So ngayon, gala ko lang muna kayo dito sa lugar namin. Ayan, sa mga kababayan pala natin dyan na may balak o gustong pumunta o mag-abroad dito sa Saudi Arabia, kung dito man ang inyong mga accommodation sa probinsya, ito yung magiging lugar na makikita ninyo, ano? Ayan. Wala kayong ibang makikita dito kundi puro mga bahay, mga bakanting lote. Wala ganong building dito sa probinsya, no? Para kung makapunta kayo dito, meron na kayong idea, hindi kayo magtataka na ito yung view na makikita nyo dito sa probinsya. Kasi ang syudad, syempre doon marami kayong makikita ng mga building, mga establishment. Pero dito sa probinsya, katulad namin, tulad ko na dito naka-accommodation, ito yung makikita natin, mga idol, no? Pero dito okay naman kasi masaya din, kasi malayo sa gastos compare sa syudad. Siyempre, pag sa syudad ka, dami kang pwedeng mapuntahan. Gala doon, gala dito, punta sa mall. Siyempre, hindi ka naman pwedeng lalabas pagka wala kang pera. Diba? Pag may makita ka, bibili ka, magastos. Pero nasa iyo na yun kung paano mo titiperin yung sarili mo, paano mo i-handle yung pera, yung sahod mo. Pero para sa akin, no, para sa akin na mas maganda dito sa probinsya, kasi makakatipid ka. Tapos pag andito ka, enjoy mo lang yung sarili mo. Katulad ng ginagawa ko, ni-enjoy ko yung sarili ko. At yun, bumili ako ng sarili kong bike para pagka walang pasok, ayan, gagala kahit saan ako pumunta. Ayan. Pero kung motor sana, mas maganda para malayo-layo yung mapupuntahan natin. Ayan, sinishare ko lang sa inyo mga idol, no? Para diba, makita nyo rin yung lugar ng probinsya dito sa Saudi Arabia. So ayan, katulad ngayon, makikita nyo mga bahay, ang ganda ng mga bahay, di ba? Basta pag andito kayo mga idol, ano lang, enjoy nyo lang yung sarili ninyo, kasi hindi rin basta-basta yung magiging buhay natin dito, kasi siyempre, di ba, malayo tayo sa pamilya, tayo lang mag-isa, kaya kailangan din natin makipag halugwilo sa mga katrabaho natin. Pagkaibigan tayo para mayroon tayong makakausap, di ba? Grabe, alas 7 na, oh, pero tingnan nyo naman, 7:07. Pero tingnan nyo naman, oh, napakaano pa, liwanag. Anong oras na ngayon sa Pilipinas? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alas 12 ng madaling araw. Dito, alas 7, ano pa lang. Maaga pa. Oh, di ba? Nandito nga ba ng hukay, yung lalim? Siguro bahay na naman yung gagawin dyan. So, dito, ang daming, ano, dito sa lugar namin, ang daming mga bahay na tinatayo. Woo! 7:14 na ng hapon o na ng gabi. Grabe. Iba talaga pag meron kang sariling bike. Kasi ang dami mong pwedeng mapuntahan. So itong dinadaanan natin ngayon, hindi ko na alam kung saan ako.
kung anong ano nito, saan ang dulo nito. Hindi ko na alam mga idol, no? Pero feeling ko naman hindi naman ako mawala dito eh. Kasi meron naman tayong mapa. So ngayon lang tayo na padpad dito sa lugar na to. Ayan. Kaya ang kagandahan talaga dito pag nasa ano ka, nasa probinsya ka ng Saudi, kailangan meron kang bike para hindi ka ma-boring sa loob ng bahay, lalo na pagka day off. Ayan, pag nasa loob na ng bahay, siyempre, di ba? Walang ibang gagawin kundi nakahiga ka lang. Lalo na pag ikaw lang mag-isa sa loob ng kwarto mo. Makakabili naman tayo ng bike, yung mga MTB na, yung tawag doon, yung ano lang yung maliit. Pero naman dalawang daan, makakabili ka na nun eh. Ubigaya pag mayroong sale sa mga shop ng bike. Di ba, mas maganda talaga yung meron tayong ano, sariling bike. Para kung gusto natin saan pumunta, pampalipas oras, yan, katulad ngayon na ginagawa natin. Kung saan ko gusto pumunta, meron tayo magamit. Diba? Opinion ko lang naman yun, mga idol. Hindi ko naman sinasabi na, ay, bumili kayo ng bike para ano. Nasa inyo naman yun eh. Ambaga, nasa trip, ano yung trip ninyo ba? Pero halos kadalasan naman dito ng mga kababayan natin na Pilipino sa ibang bansa, may mga bike talaga kasi yung iba mayroong ano, yung mga nag-long ride. Tsaka maraming mga Pilipino rin na nagawi dito galing pang syudad sa Jeddah. Dumadayo sila dito. Isipin ninyo ang layo noong Jeddah papunta dito sa amin. Ilang oras yung pagpapadyak nila noon. Tsaka maganda rin yun sa katawan, siyempre exercise, diba? So ngayon, nandito na tayo sa pinaka-highway. Yan, alam ko na itong lugar na to. Tsaka maganda dito paggabi, siyempre, diba? Iba talaga paggabi sa umaga, kasi paggabi, siyempre makikita mo yung iba't ibang kulay ng ilaw. Tsaka maganda ang view pagkagabi. Tapos hindi na mainit. 7:49 o 50 na ng gabi. So dumaan nga pala tayo dito mga idol sa Burgerizer. Yan, bumili lang tayo ng isang maliit na burger kasi nakaramdam tayo ng gutom. At hindi rin kasi ako kumain kanina bago tayo umalis. Kaya yun, medyo malayo-layo din yung pinuntahan natin sa pagka-bike, kaya nakaramdam tayo ng gutom. Kaya ayun, bumili ako dito ng isang burger. So ngayon, eto, pauwi na tayo sa bahay. Kasi papahinga pa at maya-maya mag-aasikaso na naman tayo ng pagkain para mamaya sa hapunan namin. Para pag uwi ng mga katrabaho ko mamaya, ay kakain na lang sila. So ito, ang dabi na tayo sa bahay. So although malapit na to sa accommodation namin mga idol, siguro mga 4 minutes o 5 minutes ando na tayo sa bahay. So ayan, siguro mga idol, dito ko lang din siguro tatapusin itong video natin. At maraming salamat sa inyong pagsama sa bagong vlog na nagawa na naman natin ngayong araw. Ayan, hanggang sa muli mga idol, Kaning TV nga pala. Yun, mag-ingat kayo palagi and peace!